Oops, magkalapatis. Nag-asawaan agad. Buti pa sa kalapati, may forever. Para silang lovebirds. Nagtutukaan pa. Yo people, how are you guys doing? Kamusta kayo mga kalapatids? So yun, alam nyo na, nakita nyo naman yung pagmumukha ko. So for today's video mga kalapatids, yan ang panahon natin ngayon dito sa New Zealand. Tingnan nyo yung puno na yan, tuyot na tuyot siya, di ba? Pero spring ngayon, the following month, punong-puno na ng dahon yan. Kasi papunta na tayo sa summer dito sa New Zealand. But anyway, ang vlog natin ngayon, nakaka-excite kasi magpa-Paris na tayo ng mga bago natin isasalang na breeder. So ayan na nga si Millie, kung sa mga nanonood kayo ng vlog natin sa nakaraang video, matagal ko na siyang kinukondisyon. Ayan, tingnan nyo, ungol na ng ungol. Kasi dito sa New Zealand, breeding season na ngayon, kaya talagang grabe ng nila, ang bilis dumami nga So ayan, si Millie. So yung naalala niya yung red check na hen, hiniwalay ko na dito sa pair niya dati. Kung ito to, itong blue bar na yan, So ayan, ayun yung merong anak na red check saka checkered na medyo itim. So yun, lalagyan natin sila ng pairing ngayon. So yun, samahan nyo ako today, let's go. So ayun mga kalapatids, punta nga tayo dito sa loop natin, so pakita ko sa inyo yung ipe-pair natin dun sa dalawang cock. So yun, napili ko nga ito, kaya ako talaga siya in-acquire yan, yung brown na hen na yan. Kuha natin itong brown na hen na to, kasi ipe-pair ko, talagang ipe-pair ko siya kay Millie. Kaya lang pinagulang ko ng konti si Millie, kasi nung nakuha ko pa si Millie is batang bata pa, halos 20 days old pa lang yata si Millie nun, nung nakuha ko, maliit pa. So yan, dito ko talaga siya ipe-pair yan. So yan, ang pangit ng mukha nila kasi nga may mga oil sa mga pit, sa ano yan, sa binigay kong supplement. So yun, dyan natin ipe-pair ngayon si Millie. Yan, pero ang ganda na ng condition na to. Ito yung mga anak nga pala nila. Yan, hiniwalay ko na. Yan yung anak na itong red chick na to. Ito na ngayon yan, Ang ganda ng sukat na ito. Solid yung katawan. Ito pa isang kapatid niya, Ang galing, Imagine yung blue bar ng tatay, Tapos ay ng nanay red chick, pero naglabas ng ganito. So yan, nakakatuwa lang kasi itong flyers loop ko, at pupuno na ng mga ganitong ring, yung pink, pink uli. Asan pa yung dalawang inakay? Pink uli. Tapos ito pa isa, pink uli. So yan, tapos meron pa tayong dalawang papisa doon, medyo malalaki na rin, pakita ko sa inyo mamaya. So ang gagawin muna natin ngayon, i-pair natin to doon kay Millie, si ano pangalan natin dito, basta isipin ko muna. So ito si si Pinkaw. Ito, totoo, napili kong ipaparis dun sa isang blubar na cup. Yan, siya ang ipaparis natin. Mapansin nyo yung paa niya, cowgirl. So, tawagin na natin si cowgirl na yan, si cowgirl. Tingnan nyo yung paa niya, ang pink cow. Ayun yung gift bird sa atin dati, ni Miles Luke. Tingnan nyo yung paa, Abnormal, pero ang ganda na niya, So, ayun yung napili kong di ba sabi ko nga nung nakarang vlog ko, Ayan yung pipiliin natin, kukuhanin ko yung bloodline niyan. So yun, kuha natin yung mga hen, isa-isa natin ilagay dun sa sa mga kak na yun. So yan na mga kalapatin, so tinang itsura na ito, ang ganda, So ang ganda ng red chick na to, ang ganda maglabas na inakay, kasi yung mga anak niya ay solid. Nandun pa pala, mamaya pakita ko sa inyo yung unang-una niyang napisa. So ito na si Millie, paris na paris, Ayan, Ayan, lagay natin. Unang salang. Paparis agad mga kalapatids. Tagal walang kaparis ni Millie. Talagang niready ko siya dyan. Sumasagot. Ayos, Mabait to si Millie, hindi nang pupukpuk. Sumasagot na yung babae pag ganyan, Paris na paris. Napakabilis lang naman magparis, Sumasagot yung babae, So ayos, So ayun yung una nating nakakatuwa naman.
Ang sarap talaga mag-breeding kaysa daw mag-race. Ayan o. Pag nag-asawahan agad dyan, alam na. O. Paris na paris si Millie o. Hindi nang bubog-bug o. So yun. Mamaya tingnan natin. Ang ganda ng pagkakaano natin, talaga magpapare sila. Noong una, noong unang nagkakalapati pa lang ako kahit na nasa Pilipinas ako, hirap na hirap ako magkalapati, lalo pag mga newbing katulad natin. Ang hirap magpares pag wala kang experience. Kasi lalo't lalo ano yung parang atat ka, 'di ba? Pag baguhan ka lang, atat ka, lagi mong tinitingnan. Hindi mo alam kung ano yung mga dapat mong gawin. So 'yun. Yung habang nagkakalapati ko 'yan, na experience ko nga. Madali lang pala. So pag ganyan ang kalapati, ano, tingnan mo. Hindi sila nag-aaway, oh. So kasi pag nagpapares ako, ang ginagawa ko kasi binubukod ko muna yung kak, katulad nung ginawa ko kay Mili. Yun. So ito kuha natin itong isang hen. Ito pares na rin to eh. Ang tagal nang walang kapares nito. So parang tagal na. Huling kapares nito si ano, si kung natatandaan niyo si ano, yung si Baog. Itong ay itong huling kapares niyan. So, yan, pagka nga talaga nagpe-pairing ako, ganito ang ginagawa ko. Yan, solo lang yung kak, matagal. Hayaan ko lang sila dyan, tapos lalagyan ko ng hen na ganyan. Oh! Wow! Oh, nalilisat pa, oh. Tagal natin to para di may storbo. Oh! Paano ba yan, mga kalapatids? Ito talaga, mabilis parisan tong hen na to. Napakabilis. Pag pala talaga breeding season sila, talagang ang bilis nila mamares. Ayan, oh. Ganyan lang magpares, mga kalapatids. Basta lagi nyo gagawin, uunahin nyo munang ilagay yung cocks pala sa cage. Ayan, oh. Ayan, oh. So lagi nyo gagawin is unahin yung cock na ilagay sa cage. Tapos mga doon nyo lang sila i-condition, hayaan nyo muna maghari yung cock doon sa cage niya, yung solo niya lang, para maka, ano siya, ma-miss niya yung ano, yung hen, o masabik siya. Yun, yun yung ano doon, ayan, oh. Kita nyo naman, maunang lagay yan. So pag pa naman kasi talaga per na per ng ano, ang hen sa kakak, lalo't pag nang matagal sila sa stock bird, yan, ganyan ang nangyayari, ang bilis lang parisan. Lalo't pag nasa condition parehas. So yan, oh. Meron naman kak na nambubugbog. Tingnan niyo yan, oh. Hindi nambubugbog, oh. Oh, nagpapares agad, oh. May mga kak naman na nambubugbog. Ang ginagawa nila, eh nilalagyan ng divider dito sa gitna para mag ano, hindi muna sila mag ano, hindi bugbugin ng kak. Hayaan muna nila magkakilala o magka ayun, ganun yan nakikita. Pero may divider. Pero pag ganyan, okay naman, oh, tahimik naman. So balikan natin sila mamaya. Pakawalan muna natin yung mga natin, yung mga pliers natin. So yun. Tapos ito pa pala isa, oh. Ito pa isa. Nire-ready ko na siya. Yan. Si Pied, nire-ready ko yan dito sa Inakay. Ay, sa Inakay. Este, dito sa dark chick na to. Yan, itong napakagandang pairing pang isa. Yan, yung dark check na yan, ilalagay ko siya kay Pied soon, pag nakalaki-laki na tong ano, itong mga inakay-laki na, oh, bilis lumaki, oh. So ito, possible checkered na to, malinis na checkered. Ito, dark check na naman to, yung madumi checkered, oh. So yan, oh. Pero yung mga kapatid na itong nasa unahan, yung unang clutch, yung isa, dark check na, may ano, maduming checkered na may white flight. Tapos isa checkered, puro checkered nga, walang lumabas na kakulay nila, eh. Hindi ko lang bakit ganito magsipaglabas ng kulay ito. So yun, pakulaman natin itong mga ano, itong mga pliers natin, no. Kanina pa yan na ano, abang na abang, tinan nyo. Nandito sa ano. So yan, ah. Labas, labas. Labas, labas. Magkahiyaan pa. Labas na. Ayaw nyo naman lumabas ngayon. Anong problema nyo? Oo. Oh. Ayaw nyo na lumabas. Nahiya pa. Ito pa yung mga ina kayo. Maganda na, oh. Ayos na. Oh. Oh, yun na. Uy, mahabit pa yung isa. Hindi dyan. Ayun na. Lipara na.
Yung isa, hindi dyan nalabasan, boy. Labas. Ito isang inakay natin, oh. Yung unang first clutch, oh. Ayos, oh. Tibay na lumipad niyan, grabe. So yun, balikan natin itong mga natin. So itong pugad na to, hindi naman talaga para dito itong mga kalapatids. Nilagay ko lang dyan. Doon natin ilagay sa ano, sa mga kwan. Ito kasi yung mga pugad nung inakay na niwalay ko. So yan, dito natin, lagyan natin to. Pag ganyan, nilalagyan na agad ng pugad dyan para mag-itlog agad. Nakakatuwa naman. Ang bilis magparis, grabe talaga. Natutuwa talaga, ganito pala pag breeding season talaga, oh. Oh, oh, grabe ba? Tumatalon pa. Oh, oh, bilis, oh. Paris na kasi. Yan talagang kagandahan pala pagka sabik na sabik. Saka nasa condition yung kalapate. So ito naman dalawa, lagyan natin. Lagyan natin to. Yun, oh. Ba. So, grabe talaga. So yun, mamaya balikan natin. Nayan muna natin sila maglabing-labing diyan, no. Oh, ha? Pag nasa condition 'yan, katulad niya nagparis agad. 1 week lang 'yan, 1 to 2 weeks lang 'yan magiitlog na 'yan. Ito pa iso. Ito nakakatawa, ang bilis magano. Paris na kasi talaga 'to. Tong si ano, tong blue bar na hin. Si ano, si cowgirl. Ayos. Yun, oh, tingnan yung dalawa, oh. Sumumpa na dun, oh. Oh. Para silang lovebirds. Nagtutukaan pa. Oh. Ayos. Napakadali lang pala magparis talaga, mag-ano ka lang. So pag sa pagkakalapate talaga, sa pag lalo sa breeding, kailangan patient ka talaga. Yung mahaba ang pasensya mo pag yung naiinip ka. Walang kahihinat na ninyo sa mga natutunan ko talaga. So yan, oh. So solid mga kalapatids. Ang bilis lang. Hindi sila nang bubugbog. Ako kasi pag nagparis ako, ganyan ginagawa ko ngayon. Pag binubugbog, hinihiwalay ko na lang. Or yung gagawin ko na lang ng divider nga dito. Kaya ayan ang purpose nyan. Pero dahil ang bilis lang na nilang nagparis, tingnan nyo naman, oh. Ha? Minuto lang. Oh. Grabe. Ang tagal din kasi ni Millie na nakaano eh, nakabaklas dong keypad eh. Ayun, oh. Aha. Umuupo agad. So ayun mga kalapatids, hintayin natin yung mga pliers natin. Tapos shoutout tayo sa mga nagpapa-shoutout. So ayun mga kalapatids, hinihintay natin dumaan yung mga pliers natin. So habang hinihintay natin, shoutout muna tayo sa mga nagpapa-shoutout mga kalapatids, no. So shoutout kay Jeff Michael. Yan. Kay Jeff Michael ng Bohol Pigeon Fancier Association. So shoutout sa inyo. Shoutout kay Rodwin Lop ng Cabcom. So shoutout din kay Brother ACDC Talavera de la Cruz ng West Auckland, New Zealand. Yan, maraming nagpapa-shoutout, hindi ko na makita yung iba. So shoutout na rin kay Rosano Abendano sa tigawgawa ng thumbnail ko, kay Christopher Abendano. So yan, salamat. So salamat sa mga sumusuporta sa channel natin pala, no. So sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe kayo. So ayun, antay tayo ng antay ng pliers natin, may bumaba ron. So silipin natin. May bumaba na pala doon, hindi ko napansin, ah. So yun, silipin na rin natin yung pinepair natin. Tingnan natin kung baka mamamaya joke-joke lang yun. Pagka balik natin, nagbubugbugan na. So silipin natin uli. So yun nga mga kalapatid, santay tayo ng hantay. Dito pala nagsidaan sa likuran. Oh, bumaba na mga pliers natin. Ayan, oh. So yan, oh. Ito, ang ganda na ni inbreed, oh. Ang kinis na, oh. Kak talaga siya. So siya yung double inbreed, oh, ni Evolution 1305. Kinis na ng mukha, oh. Ang ganda. Nag-aabo din yung pakpak, oh. So paris na rin to, pero pagugulangin natin siya. Hindi muna natin siya i-breed, hayaan lang natin siyang gumulang, no. So ito 'yung kapatid niya rin to, 'yo. Oh. Pakita ko sa inyo 'yung ano, tingnan natin, silipin natin 'yung mga 'yan, oh, ganda na ni inbreed, oh. So
Yung pinerating kit kano kay Kwan, ayan na yung kapatid, yung una niyang anak ko. Oh. Ang ganda na sukat ka. Ayan na ano niya, yung anak niya. Oops, magkalapatid. Nag-asawaan agad. Ang bilis lang, oh. Paano ba yan? Nag-asawaan agad. Ayos. Buti pa sa kalapati, may forever. Oh. Ayun, oh. Dito naman sa taso. Oh, ha? Ang pangit naman ang pagkakaparis natin, mga kalapatid. Muupo agad, eh. Kung naalala nyo, yung... Dati, di ba, ang kapares niya dito, yung blue bar. Sabi ko, itatapong ko yung itlog. Ayan, ayun na itlog niya, oh. Ang ganda na sukat, oh. So, tinapong ko na lang dyan. Di ko na nga naisip, eh. Dahil pala, binigay ko na lang sa ano, mga kalapatid sa atin dito. Excited kasi ako nung araw na yun, oh. Binaklas ko agad tong red chick na to na hin. Ayan, binaklas ko agad siya, kinondisyon ko agad. So, yun lang nasa isip ko. Hindi ko na ano yung itlog, tinapong ko kasi agad dun. So, kasi excited talaga ako na maano tong pairing na to, no? Super excited ako dyan. So, goods na goods yung pairing na yan, ano? So, yun, mga kalapatids. Grabe tong si inbreed, ano? Oh. Napakaamong ibon. Sus, ang ganda. So, yun, mga kalapatids, dito ko na lang i-rein yung vlog natin, mga kalapatids. Salamat ulit sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe. Subscribe po kayo. Sa mga hindi pa po nagsubscribe dyan. So, see you next vlog, mga kalapatids. Happy flying sa inyong lahat.